Salamat po ng patuloy na lagi po nating kasama at nanonood sa ating ginagawang prayer devotion tuwing umaga. Ako po'y bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga sa lahat. Tayo po ay magkaroon muli ng pag-aaral at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos at atin pong kunin ang ating paksa ngayong umaga sa 1 John chapter 3 verse 1. Basahin ko po. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga. Dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Mga kapatid, isang napakalaking pribilehiyo ayon po sa sinasabi ng John chapter 1 verse 12 na lahat ng nagsitanggap sa Panginoon ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ano nga ba ang blessings na maaari po nating matamasa mula sa pagmamahal sa atin ng Diyos nang tayo tumanggap sa Kanya at itinuring na tayo at binigyan ng karapatan na maging anak? So ang ating paksa ngayong umaga ay patungkol po sa considering the blessings of having God as our Father. Sa atin pong pagkatao sa ganitong antas ng ating edad, kung ating babalikan, nung tayo bata pa, marami po tayong hinihiling sa ating magulang, lalo na sa ating ama, na madalas hindi po nangyayari. May mga bagay tayong hindi man natin masambit sa kanila, deep inside, nagtatanong, nagtataka, nalulungkot. Ang worst po niyan nga, minsan nagagalit tayo sa kanila. May mga bagay sa limitasyon ng tao na hindi nagagampanan ng magulang. Kaya madalas po may mga anak na nagre-rebuild eh. May mga anak na hindi maayos ang pakikitungo sa magulang sa isang bagay na parang hindi nila natutupad yung kanilang pangako o nagagampanan ng tungkulin. Mga kapatid, ano ang benepisyo kapag tayo ay tumanggap sa Diyos? At sabi sa katotohanang binanggit natin kanina na tayo'y tinuring at tinanggap ng Diyos bilang anak. Napakasarap pong namnamin na mayroon tayong Ama sa langit. So, ano po ang maaari nating benefits na maaari nating matutunan sa biyaya ng salita ng Diyos ayon sa Kanyang pangako? Number one, He is the source of every good and perfect gift from above. Sabi po sa James chapter 1 verse 17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Ibig sabihin po nito lahat po ng mga bagay na ating tinatangkili. Kung ina-acknowledge natin na ang Diyos na nasa langit ay ating Ama, lahat po ng ating tinatangkilik, damit, pera, pagkain, mga material na bagay na ating ini-enjoy sa buhay na ito, lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Every perfect gift are coming from God. Ito rin ang sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 11. Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya. Napakabuti po ng Diyos at napakaganda ng ating kalalagayan sa Kanyang kalooban kung tayo po ay totoo sa puso natin na tumanggap tayo sa Diyos. Bilang mga anak, tayo po ngayon ay makaihingi sa Diyos, makakapanalangin at makalalapit. At anumang bagay na ating inaasahan sa pamagitan ng pananampalataya na sa biyaya ng Diyos, lahat po ng ating mga tinatangkilik at mga bagay na nai-enjoy sa buhay, matutunan po nating ipagpasalamat sa Diyos sapagkat lahat ng ito ay mula po sa Diyos. Pangalawa po, He provides us comfort in all our afflictions. In 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4, ito po ang sinasabi. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian upang ating maaliw ang nanga sa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos.
Mga kapatid, ang kaaliwan ng isang Kristiyano ay wala sa mga bagay na naidudulot ng anumang material na bagay. Kundi ang kaaliwan po natin, ang katuwaan, ang kasiyahan, ay ang matutunan nating mahalin ang Diyos bilang Ama at tayo bilang Kanyang anak. Ito po ang relasyon na napakaganda na kung saan ang tao ngayon ay nakalalapit na ng maayos at may pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos po, anuman ang ating pagdaanan, hindi niya po tayo pinababayaan. Maaliw po tayo ng mga pananalita ng Diyos sapagkat ang Diyos tapat kong mangako. Ang ating mga magulang o ama, kapag nangako, minsan hindi natutupad. Bagamat alam natin na may pagsisikap sila at nakikita natin kung anong pagsisikap. Pero dahil sa kakapusan, marami pa rin bagay na hindi po natin natatamasa. Pero sa Diyos, lahat ng bagay, kapag ayon sa Kanyang kalooban, mapangyayari po ng Diyos. At tayo'y magsipag-aliwan sa pangakong ito ng Diyos. Matuwa tayo, magkaroon tayo ng kakuntintuan sa buhay. Alam natin na ang Diyos, kapag nagdaran tayo ng kahirapan, ng pagsubok at lahat ng mga bagay na sa tingin natin hindi natin kaya, ilapit natin sa Diyos at lahat po ng mga bagay ay gumagaan sapagkat alam natin na hindi tayo kailanman iniiwan ni pinababayaan man po ng ating Diyos. Napakasarap namnamin na may magulang tayo o ama na nakikilalang Diyos na may ganoong pananaw na tayo po ay patuloy sanang magpuri at magpasalamat sa Diyos sapagkat kahit papano, ito yung comfort na hindi natin dapat maalis sa ating mga puso sapagkat ang Diyos kahit kailan ay hindi po nagpapabaya at ang Diyos ay patuloy na nagpo-provide ng atin pong mga pangangailangan. Mga kapatid, ang ating magulang kapag tayo nagkakamali, sinisermonan, pinapalo, minsan masakit, nagtatampo po tayo. Sa Diyos, may ganun din pong kaparaanan. Kung babasahin po natin ang buong chapter ng Hebreo, chapter 12, lahat at buong chapter makikita po natin kung paano dinidisiplina ng Diyos ang mga Kristiyano o mga anak po niya. So number 3, when needed, in love, He chastises us. Yan pong makikita at matutunghayan sa Hebreo chapter 12 verse 6. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at tinaampas ang bawat tinatanggap na anak. Ang purpose hindi upang saktan. Ang purpose hindi upang tayo ay magdamdam. Kundi ang purpose sa higit lalong ikaayos po natin at ikatutuwid. Sa Diyos ang pagpapalo, minsan may pamamaraan na hindi pa natin muna naiintindihan. Pero lahat ng bagay ng yan, ang purpose ng Diyos, ang tayo ay may matutunan at maging matuwid ang ating mga lakad. Maaring alisan Kanya ng yaman kung ang yaman ay nakapagdudulot sa iyo ng maling pag-ugali at nagigikang gahaman o masama. Maaring alisan Kanya ng mga bagay na iyong tinatangkilik sapagkat ito ay maaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Sa una, parang hindi mo maintindihan, pero sa dulo, makikita mo, napakabuti ng Diyos. Tayo ay itinutuwid niya sa ating mga lakad, sapagkat ganun po ang Diyos. Ang kanyang paraan ay hindi paraan ng tao. Sa una, maaring hindi natin matutunan. Ang iba, nasisisi ang Diyos. Ang iba ay parang gusto nang tumalikod o kaya mag-quit. But in the long run, ma-appreciate po sana natin ang Diyos ay patuloy na gumagawa para sa ating ikaayos at ikabubuti. Pangapat po, He has promised never to forsake us. In Hebrews chapter 13 verse 5 to 6, maangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasiya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan na hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan na hindi kita pinababayaan. Anumpat ating masasabi na buong tapang ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Mga kapatid, anuman ang pinagdaraanan natin, marami man tayo mga suliraning kinakaharap at mga pagsubok, huwag po tayong matakot sa panahon po ng kasalatan at sa panahon na mayroon tayo. Lahat ng ito po ay galing po sa Diyos at nangako po siya. Ng mga kakulangan na yan ay siya po ang pumupuno.
matuto lang po tayong manalig, manampalataya, at magtiwala sa Diyos. Manalangin po tayo. O Diyos amang banal, salamat po sa salita ninyo na aming natutunan at napag-aralan. Patuloy nga po namin itong matutunan at anumang bagay na inyo pong kalooban ay patuloy po naming malakaran. Maraming salamat po Diyos sa pribilehiyo na kami inyo tinanggap bilang inyo pong anak. Bilang inyo pong mga anak, matutunan po nawa namin lagi ang kami po ay sumunod sa inyong kalooban at matutunan namin ang magkaroon ng pagtitiwala. Maraming salamat o Diyos, ikaw po ang aming Ama at Diyos na aming nakilala po Ama sa aming buhay. At sana po o Diyos, patuloy po kaming magtiwala sa inyo at inyo pong makita sa aming buhay ang ninanais niyo po na amin pong dapat nalakaran. Tulungan po Diyos ang bawat isa. Maraming salamat po Ama sa pagpapala, sa pag-iingat at patuloy na pagbuhos ninyo ng inyong mga biyaya sa bawat isa. Ibinabalik po namin sa iyo o Diyos ang pagpapasalamat at ang pagpupuri sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.